Si Senador Sunny Angara, bukas, sakaling alokin daw siya ng posisyon. Bilang susunod na kalihim po ng Department of Education. Oo, kasi si Senador Angara, ano ito eh, ito ang kanyang advokasya, ang edukasyon. Si Senate President Chis Escudero nga, siya nga ini-endorso eh. Diba? Pati iba niya mga kasamang senador. Alamin nga natin, ang balitang ito ay atin naman mula Senado ni Nimpa Asuncion. Nimpa! Nimpa? Yes, bukas nga si Senador Sunny Angara, sakaling ialok. Yes, bukas nga si Senador Sunny Angara, sakaling ialok sa kanya ang posisyon bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito yung sagit na ng pag-endorso nga ng mga kapwa niya senador at ilang pang mga grupo kay Angara sa posisyon. Ayon kay Angara, siya nga diwalay wala pa namang formal na look sa kanya ang Malacanang tungkol dito. Pero aminado ang senador na mahirap itong tanggihan sakaling si Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. na mismo ang mag-alok sa kanya nito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Angara. Open naman ho tayo kung sakaling pinagkatiwalaan. Baka imposibleng tanggihan yung pag-alok. We'll cross that bridge when we get there siguro and then see the president needs us and, you know, to help him also. We're helping him in the Senate, so if we can help him in other ways, why not? Kabilang naman sa mga nakikita ni Angara na dapat tugunan o pagtuunan ng pansin sa nangasusunod na education chief ay ang kandidatong edukasyon. Nakulangan na mga silidaranan at mga textbooks ng mga estudyante. Ngayon ang may na niyang ikonsidera na magiging susunod na DepEd Secretary ang resulta ng pag-aaral ng EDCOM 2 gaya ng pagiging congested na ng kasalukuyang kurikulum ng mga paaralan at ng hindi maraming resources o ang mga maraming resources o budget para sa education sector na hindi nagagamit. Para rin kay Angara, maganda ang direksyong nasimulan na ni Vice President Sara Duterte sa education sector, particular na nga itong pag-decongest sa curriculum. Samantala, Z-Mark, nandito tayo ngayon sa Baler Aurora bilang bahagi o pag-witness natin dito sa pagulitan ng 22nd Philippine-Spanish Friendship Day. Itong pagulitan ng Philippine-Spanish Friendship Day ay alinsunod sa Republic Act 9187 kung saan itinatakda yung katapusan ng Hunyo bilang Philippine-Spanish Friendship Day. Mm-hmm. At ang ngayong taon, yung panauhing pangtangal nila dito ay si Senador Juan Miguel Zubiri at naging witness na nila dito si Senador Sherwin Gatchalian at Senador Sunny Angara. Yeah, ayan muna mula dito sa Baler Aurora, ito si Impasong Sean para sa Radyo Pilipinas.